Redmi Note 9 Pro 5G. Ito ay isang bagong phone. Rings a bell? It's not the same phone. Hindi siya yung Redmi Note 9 Pro na na-release nung first quarter of the year. Iba to. Mas maganda yung specs, mas bago kasing level ni Poco X3 when it comes to specs, yung hype, at yung pagkamura. For now, hindi ito yung pinakamurang 5G phone in the market. Pero ito yung pinakamurang, pinakamabilis na phone na pwede nyo bilhin ngayon. That's right. Chineck ko yung processor, Snapdragon 750G, at nakaka-impress. Meron siya 5G and malaking tinalo niya from the Snapdragon 720G in terms of performance. Di lang yun, meron pa siyang 8GB of RAM, up to 256GB of internal storage. Meron siyang 4,820mAh battery, 33W fast charging, at 108MP quad camera setup. Napakalupit nun. Grabe, aking DSLR ngayon is only 24 megapixels, pero etong cellphone, 108MP na at saka 14K lang. Camera ko mga 50K. Grabe, sumasabog na ulit ang utak ko. Ilang beses na sumabog to sa mga nireview ko. Minsan lang, sumasabog ang utak ko. Eddie, wow! Pero, this is one of those rare moments na sasabog siya ulit. Parang A-level. Minsan lang. Pero, pag sumabog, buong Pilipinas. Affected. Pero nga, sobrang ganda ng specs niya para sa kanyang presyo. At syempre, medyo mahirap maghanap ng 5G phone ngayon. Minsan mahal pa sila. Usually, mga nasa 17,000-18,000 pesos yung pinakamura na mahanap mo from the other brands. Pero ito naman, meron ng 5G, 14,000 pesos lang. Pero syempre, kailangan natin malaman kung okay siya. Unbox muna natin si Redmi Note 9 Pro 5G. Upload si Bins and you're watching Unbox Diaries. Oo pala, itong phone na to ay hindi pa available sa ating bansa. If gusto mo na siyang bilhin, pwede mo siyang bilhin ngayon kay Xundd Philippines and kay AHH, kay Henry Ang. Doon ko siya nabili. Only for 14,000 pesos yung kanyang 6128. Ayun, meron siyang 8256 version, so go check it out. Okay, so ito yung box. Redmi Note 9 Pro in gold color. Syempre, yung kanyang box is mostly white and a dash of gray. Ito ay Redmi phone. Alam niyo na yan, pag Redmi, sulit. Pero let's see kung kasing sulit niya si Poco. Sa likod, meron siyang Redmi na dragon or Demon King ang tawag nila. Kasi nga daw monstrous. And lumabas yung recibo. Bakit ito nilagay? At ito na ang kanyang small box na may Demon King ulit. Sa loob is yung kanyang SIM ejector pin. Meron siyang warranty card, all in Chinese kasi nga galing sa China. At yung kanyang jelly case. Ayun. Ito na yung phone. Kamukha ni Poco X3 yung camera niya. Syempre dapat natin i-check yung kanyang accessories. Meron siyang USB Type-C cable na orange yung kanyang mga dulo-dulo. And yung kanyang fast charger na 33W. Orange yung puwet, pero yung pututoy niya is pang-US yung variant. O, diba? Hindi siya yung bilog-bilog. Mas gusto ko to kasi nga hindi siya ganun kahaba. Mas maganda yung shape ng ganito. And hindi mo na kailangan ng adapter. Mas madali pang kunin sa box. Ayun. Okay, so ito na. Ang phone. Wait, bago ang lahat, i-setup na natin yung phone. Syempre, China ROM siya. So, yung mga iba dyan hindi marunong mag-setup ng isang China ROM. Wala siyang Google Apps right out of the box. Ibig sabihin, kapag binusan niyo yung phone, wala pa siyang Google Apps. Pero huwag kayong maglala, madali lang i-install yun. Syempre, ang unang gagawin is i-install si Google Play Store. Paano siya ma-install? Meron sariling app store si Xiaomi Redmi Note 9 Pro. Ang pangalan is Get Apps Pack. Dito sa search bar, type mo lang Google at pumunta sa baba, click mo lang yung green, boom! And i-click mo itong icon na to na mukhang Google Play Store. Install mo yan, next lang, at meron ka ng Google Play Store at lahat ng mga Google Apps. Don't worry, meron naman siyang GMS, so makapag-install ka ng mga Google Apps dito at kahit anong APK, I can assure you. And there you go, ganoon na siya kadali i-setup. You are welcome. Okay, so ito na yung tura ng phone. It does look like the Poco X3 somewhat. Siguro sa kanyang camera lang. Pero everything else is just like the Redmi Note 9 Pro. From the shape, the glass back, yes, they are the same. And by the way, meron pala siyang apat na colors. Meron siyang black, ito yun, blue, lake, and autumn. Nice, pwede kang mamili sa apat na yan. Depende sa inyong preference. Ayun. Pero most people buy the black and the blue. So, in terms of looks, mukha pa rin siyang mid-range phone. Hindi ko pwedeng sabihin na siya siyang flagship phone kasi iba talaga ang dating ng flagship ngayong 2020. Talagang madulupitan ang mga design ng mga flagship. To say it looks like one is masyado naman mababa ang aking standards, di ba? Pero para sa presyo, okay naman siya. Malupit yung kanyang build quality. Meron siyang Corning Gorilla Glass 5. So, scratch resistant. Kahit susi daw, hindi kayang i-scratch to. Yung nga lang, yung kanyang body ay baka plastic lang kasi wala siyang mga antenna bands. Parang ganun na nga. Feeling ko lang. Pero mabigat yung phone eh. Parang akala mo, metal body eh. Tapos yung likod niya is curve. Very curvy. Masarap hawakan. Parang legs ng aking asawa. Maya, hawakan ko yung legs niya. What? Himasimasin ko.
Sana all ang legs kasing kintab nito, kasing smooth. O nga pala, i-cover natin yung kanyang likod. Meron pala siyang 1, 2, 3, 4 cameras, 108MP AI camera. Meron siyang 13MP na ultra-wide angle lens, 2MP macro and 2MP depth sensor. Tapos sa kanyang left side is yung kanyang LED flash. And sa ilalim naman is yung kanyang Redmi logo. Kung makapansin nyo is malinis yung kanyang itsura. Wala siyang mga CECE katulad ng mga ibang phones na na-review ko for Xiaomi kasi nga global version yon. Kapag China version, mas malinis ang kanyang itsura. Walang text na ganun. Ngayon, i-cover naman din yung sides niya. Sa ilalim, meron siyang headphone jack, USB Type-C port, microphone, and yung loudspeaker. Sa taas naman is meron pa siyang isang microphone and yung IR blaster. Sa right side naman is yung kanyang power button and yung fingerprint scanner. Tapos sa taas nyo is yung kanyang volume rocker. Sa left side is yung kanyang SIM tray. Meron siyang single dedicated nano SIM card slot and meron pa siyang hybrid slot para sa micro SD or para sa isa pang nano SIM card. So, andito na tayo sa pinaka-exciting part lagi ng ating channel, ang display or performance, battery, gaming, whatever. Ito lagi ang inaabangan ng mga tao sa aking channel. Like, always. Kasi naman, ito nga talaga yung pinaka-impressive part. Yung display. Well, hindi naman siya yung pinaka-okay na display sa murang halaga, si Poco X3 yun. Si 120Hz at 10,000 pesos. Pero si Redmi Note 9 Pro 5G ay meron ding 120Hz refresh rate. Isa siyang 6.7-inch 1080p IPS LCD display na merong 120Hz refresh rate, Corning Gorilla Glass 5 na, and HDR10 capable pa. Oo, parang Poco X3 yun talaga. Pero I think mas bright ng konti ito. Mas maganda yung viewing angles a bit compared sa Poco X3. In other words, mas okay siya ng konting-konti lang. Pero sa presyo, wala pa rin nakakaabot ng 120Hz at this price. Yes, mostly mga 120Hz ay still nasa 20,000 mark pa rin. Pero ito, 120Hz na, 14K lang. Iba lang talaga yung ginawa ni Poco sa kanyang phone. But yes, the display is very good. Noong nag-Facebook ako, okay naman. Maganda yung mga pictures, mga videos na nakita ko dito. And as you can see, very smooth yung kanyang display. 120Hz yan. Pero I have seen smoother displays than this. And at times, medyo naglalag yung kanyang refresh rate. I'm not sure. Yes, 120Hz nga siya, pero parang Poco lang din. Nakalimutan ko sabihin to sa Poco, no? Na 120Hz siya ay hindi kasing smooth ng mga flagship phones na nasa 50K, 60K. Oo, tama yun. Samsung Galaxy S20 Ultra, 120Hz, mas smooth pa dito. OnePlus 8 Pro, siguro mga nasa 100Hz refresh rate lang to. Yes, ganun yun. Not all 120Hz refresh rates are the same. And to my eyes, hindi to full 120Hz refresh rate experience. I can assure you that. Pero it's no big deal kasi nga magagamit mo lang to sa Facebook. Kapag nagbabrowse ka, home screen, doon lang siya smooth. Actually, ang mga high refresh rate ay intended talaga yan sa gaming para mas smooth, mas feel mo, at mas accurate yung inyong barilan dun sa FPS games like Call of Duty. It gets rid of the blur or motion blur. Ganun. Pero ang good thing is future-proof na inyong phone. Just in case na magkaroon ng 100 FPS sa mga games dito sa Play Store, ready na siya. And there's one game I think na meron na ganun, pero sa China pa lang. Si PUBG, meron na siyang 120 FPS and 90. Also, napansin ko yung kanyang punch hole ay nasa gitna. Ito ba ay nakaka-distract? Well, tines ko sa gaming, hindi. Hindi mo siya mapapansin pala. Akala ko mapapansin siya, pero usually sa mga lugar lang na very light yung background. Pero kapag dark naman yung background, like itong sa Mobile Legends, hindi siya masyadong halata. And even sa League of Legends. Pero sa Facebook, halata siya, ayan. Ay butas sa gitna. Sa YouTube, kapag in-stretch mo yung video, makikita yung punch hole na yan. But overall, very exceptional yung display niya para sa presyo. Still, at 14K, mahirap makakuha ng 120Hz refresh rate at this price. So there you go. Kaya lang, Beans, baka mag-poko na lang ako kasi, parang mas okay na siguro yung Poco X3, no? Kasi mas mura. Well, hindi nyo pa kasi nakikita yung kanyang score sa Antutu Benchmark. Ito ang score niya sa Antutu Benchmark. Ito naman si Poco X3, 270,000 plus. Yan ay about 25% more performance than the Poco X3. Actually, in terms of the score of Antutu Benchmark, ito na yung pinakamabilis na smartphone at less than 15,000 pesos. Or in the mid-range segment. Kasi nga, usually mga nasa 330,000 yung pinakamabilis dati. Pero ngayon, halos 350,000 points na siya sa Antutu Benchmark itong si Redmi Note 9 Pro 5G. And that is all thanks to the Snapdragon 750G. At ayun na nga, 5G. Mga kaibigan, oo, okay si Poco X3, pero iba pa rin talaga kapag meron kang 5G sa inyong smartphone. Currently, nakasagap na ako ng 5G signal ito sa aking lugar. That is kay Globe, 5G. Guys, walang ibang phone right now na may ganitong score, ganitong kabilis na phone, na meron pang 5G. At 14,000 pesos, makakuha ka na isang phone na ganitong 5G is the future. There's no doubt about it. Ito ang next step sa internet evolution. The next to 4G or LTE. Ideally, kayang-kaya niya dapat ang 1 millisecond na ping sa Mobile Legends. That is the idea, pero we will have to check. If umabot nga sa ganun ang 5G network ni Globe at Smart, ang dami na mga tore na pinapatayo na meron
merong 5G. At konti pa lang ang merong 5G phones. Guys, kung kayo lang merong 5G sa inyong network, baka sa inyo lang yun. Sa ibang phones, walang 5G, so solong-solo nyo. Pero tsaka na yung 5G na yan. Explain natin yan in the near future. Kamusta naman siya sa games? Okay, so dito medyo nalito ako. This is something you need to know. Sa Mobile Legends, wala siyang problema. Kaya niya mag-max out settings or performance dito sa Mobile Legends. No problem. Never siyang pinagpawisan. CCU lang ang Mobile Legends para sa phone na to. Nung tinry ko siya, parang ang dali-dali na para sa kanya, ang smooth-smooth lang, hindi uminit yung phone. Dito ako nag-rank, puro talo, kasi nga hindi magaling yung kakampi ko. Pero from my experience, wala siyang lag, walang frame drops from start to end ng mga rank games. So, I'm pretty sure mag-enjoy ka dito kapag Mobile Legends lang. And syempre sa League of Legends din. Kasi nga, sobrang optimized din ng game na yon. Lagi siyang 60 frames per second kahit marami nangyayari sa screen. May Baron Nashor, sampu yung character sa screen, naglalabas ng mga skills, mga ganyan. Wala pa rin problema dito sa phone na to. Pero ito lang kasi ang napansin ko. Akala ko, kaya na niya yung mga high settings sa Genshin Impact. Itong game na to ay napakabigat. Like, super. Expect ko sana sa kanyang Snapdragon 750 na chipset ay kakayanan na niya si Genshin Impact at high settings, pero I don't think so. Tinest ko, hinay settings ko, at ganito yung tsura niya, medyo frame drops. Feeling ko less than 30 frames per second to nakikita ko, medyo malag, medyo hindi masyado maganda sa mata ang nakikita ko dito. Which brings me back to medium settings. Ayun na nga mga kaibigan, medium settings lang ang kaya ng phone na to sa Genshin Impact. Dun siya smooth, dun siya very playable at masarap tingnan, unfortunately. It looks like kapag high settings na, siguro mga nasa 400,000 points ang tinitingnan natin sa AnTuTu, mga ganun na. Pero at 350,000 points sa AnTuTu, kulang pa. Hindi pa niya kaya at high settings si Genshin Impact. Which means, parang Helio G90 lang pala yung kanyang experience. Kasi nga kung medium lang kaya niya, eh kaya rin niya ni Helio G90 ni Realme 6, ni Cherry Mobile Aqua S9 Max, Redmi Note 8 Pro, so ayun na naman. Ngayon, punta naman tayo sa kanyang camera. Ano ang itsura ng isang 108MP camera? In terms of pictures, no, ang itsura niya ay mukha pa rin smartphone. Which is not bad. Okay naman yung sharpness. Okay na okay naman yung details. Basta maganda ang inyong lighting. Perfecto kapag ka sa labas kinukuha na ng pictures. Overall, decent yung kanyang image quality. Very decent, but I wouldn't say spectacular. Like, oo, 108MP nga siya, pero still, hindi pa rin niya kaya yung mga 24 megapixel na DSLR katulad ng ginagamit ko ngayon. Iba pa rin ang quality nito. Also, may mga ibang smartphones na mas maliit yung megapixels, like 12 megapixels lang, at mas maganda dito. Technically, the 108MP number is just a marketing number. Puro marketing lang ngayon ang mataas na MP sa mga smartphone cameras. Hindi ibig sabihin na kung malaki yung kanyang megapixel ay mas maganda na yung kanyang pictures. Megapixels don't define the image quality. Mas malaki pa rin ang factor ng isang malaking sensor katulad ng DSLR camera. And since Samsung lang din yung kanyang sensor, still, yung kanyang image quality ay hindi pa rin kasing level ng isang flagship phone katulad ng iPhone 12 Pro Max, Huawei P40 Pro Plus, or kahit yung mga pinakamagandang cellphone ni Xiaomi na merong 108MP. Pwede ka na mag-shoot ng 108MP mode, which is pwede mong i-zoom in ng todo yung kanyang mga pictures. And still, sharp pa rin sila kahit sa mga pinaka-tiniest details, no? Kaya lang kasi ang problema is ipopost mo lang siya sa Facebook. At dahil doon, kapag in-upload mo siya, makukompress siya sa isang JPEG file. Mawawala ang kanyang bisa. Ayun na naman. Totally useless kung sa Facebook mo lang siya i-upload. Pero huwag ka maglala. Since it's photography, it's more than just the gear. Kung magaling ka talaga mag-picture-picture, alam mo yung angulo, yung lighting, yung mga settings, well, meron kang promo dito. Pwede mong bagu-baguhin yung kanyang shutter speed, ISO aperture, white balance, so you can be creative with your pictures. And that's what matters. Pictures naman talaga is more on creativity rather than the number of megapixels. And apart from that, meron pa siya night mode, 108MP mode, vlog mode, and pretty much lahat ng mga features ng mga flagship phones ni Xiaomi ay meron dito sa kanyang camera app. Ito naman yung itsura niya sa video. Swabe yung kanyang video, pero habang naglalakad ako, napapansin ko na medyo may slight jitter or konting pag-uga dun sa gitna ng kanyang image. And by the way, pwede ka mag-record up to 4K 30 frames per second. Overall, yung kanyang video is okay lang naman. Doon naman sa selfie camera niya is very smooth yung aking mukha by default. Pwede mo tanggalin yan. Tanggalin mo na yung kanyang beauty filter. Ayun. Ayan. So hindi ganun ka-aggressive yung kanyang beauty filters. Hindi siya kasing aggressive. Tulad ng mga ibang smartphone brands. Saktuhan na siya. Very natural yung looks. Not too reddish, not too bluish. Maganda ang kanyang selfie camera. And for 14,000 pesos, mas mabilis siya ng konti kaysa kay Poco X3, 6128 na. Mas maganda ng konti yung kanyang camera, pero sa display, almost the same lang naman sila. Teka, bakit ko kino-compare kay Poco X3? Well, they're pretty much almost the same. And in terms of pricing, well, 11K versus 14K, 3K yung kanyang difference kay Poco X3. Why buy this kung meron naman Poco X3 na global version na? This one reason is the main selling point of this phone na wala kay Poco X3. And that is 5G. This currently is the fastest, most affordable 5G na pwede nyo bilhin ngayon. Pero nga, China
na room siya. Kung hindi kay Marty doon, it's a great phone. May tutorial naman ako at the start of this video, so no problem. Pero kasi nag-i-start na ang era of 5G and might as well be ready for the future. Dito meron kami 5G, so mas relevant na siya sa amin. And currently, nag-shift na kami sa 5G phones as our daily driver. Hindi na pwedeng walang 5G sa aming mga smartphones. At the least, dapat mayroong 5G sa aming mga smartphones. Else, hindi namin gagawin daily driver yon. Pang-review lang siguro. But yes, 5G is here. Might as well check it out. Again, share the Philippines and AHH. Chat nyo lang sila and order, and that's pretty much it. Up next, on Unbox Diaries, meron tayong pinakabagong tablet na i-review. At only 7,000 pesos, 8,000 pesos. Ito na yung pinakasulit, pinakamabilis na tablet na na-review ko na kaya maglaro ng Genshin Impact ng very smooth at low settings, medium settings. I've tried it out. Ang sarap maglaro dito. At ang laki-laki pa ng display. So yes, mag-subscribe ka lang, hit the bell icon so that you don't miss this upcoming review of the upcoming sulit 10.1-inch tablet. Dito lang yan sa Unbox Diaries. Upload sa Beans, and you're watching Unbox Diaries.